Hello. Yun. Good morning, guys. At tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng title sa ano. Actually, kaka-approve lang sa akin. I-email kayo ng ML. Yun, mag-umpisa. Bago natin yan yung ating title, kailangan nating ibuksan muna yung ating location sa services natin. Parang ganyan. Ako na-approve na ako, so hindi ko na binubuksan yung location, ganyan. Location. Then, pagka-open natin ang location, pupunta po tayo dito sa leaderboards. Pupunta tayo sa street. Ngayon, ayan, yung sa akin, ayan. Meron na. So, ako, makikita dito kung ano yung rank ko. Punta lang tayo sa streets. Pero kailangan natin buksan itong Google Services. Location. Yan. Para mabas. Tingnan natin ulit yung street. Yan. Yan. Parang sa akin. Oh. Yung mga So wala pa. Kailangan ko maglaro na isang rank. Yan lumabas na. Kailangan yung buksan ang location natin. Yan. Ibig sabihin, sa Tanay, ako ay number 45. Ang number 45. Yan, para makita yan sa doon sa labas ng pag makikita niyo pa, maglalaro na tayo. Makita niyo kung ano yung rank niyo. Ang kailangan natin gawin is pupunta tayo dito sa profile. Pipindutin natin tong sa yan. Ayun oh, syempre meron na akong beginner, may junior, may senior, supreme. So wala pa akong supreme kasi hindi pa tayo diyan. Ang kakumpisa ko pa lang. At ayun, one week ang diyan sa pag-approve. Pag in-open natin yung one week ang approval. So ibig sabihin, kunyari pumunta tayo sa street, bukas natin ang ating location, pubuksan natin yung ating ML, tapos leaderboards, tapos yan, kailangan natin pindutin yung yung street, tapos pindutin natin itong nasa taas, itong may parang map, parang GPS, pindutin natin yan. Yan, hanapin niya yung area mo. Ayan. Ayan, pag okay na yan, kasi sa akin nahanap na eh. So, hindi ko na kailangan yan. Sa inyo, ganun ang gagawin natin. Pagkatapos nun, pag na-search, nalabas na yung address nyo dyan, kung saan tayo nakatira, ganyan. Kasi nasa Rizal ako eh. Sa Tanay. Ang itong tabing ilog, ibig sabihin yan yung barangay. Itong Tanay, ito yung municipality. Itong Rizal, ito yung province. O, ganyan lang. Tapos kung gusto natin, kung sino yung mag-appear dun sa natin, punta lang tayo sa settings. Pindutin natin yung yan. Mamimili tayo kung sino ang i-display dun sa front. Ngayon, mag-loading na yung laro. Kung sino ang pipili natin dito, yun ang lalabas doon. Na makikita nila na pang tayo, pag number 4 tayo sa barangay Tabing Ilog, kaya yan brown kasi nasa beginner yan eh. Pag junior, ayan, pipin natin yan ng share. Ayun, ay pala use. So yan ang mag-appear, hindi itong beginner na stats ko, itong junior. Ayan, junior na stats ko, yan ang lalabas. Ayan, at least ayan, pag maglalaro ako, lalabas yan. Pakitaan ko kayo kung basta pag nag-start na tayo ng game, lalabas na yan. Kung ano yung pinili kong kunyari junior, yun din ang lalabas. So, yan lang. At, ayun. Pakishare na lang sa mga hindi pa nakakaalam nitong gawin. Kasi, nung umpisa, nahirapan din ako. Pag kagawa ko, akala ko, mali pa yung ginagawa ko. Yun pala, ang problema is, kailangan pala ng one week.
pag inactivate mo na itong ano, yung sa GPS mo dito sa streets, dito sa leaderboards street, pag inactivate mo na yung nasa taas yung ano dito, yung pindot ko niyan, maghanap yan ng mapa. Pag na-activate na yan, 1 week kayong ma-approvean. Then, subscribe to my channel at mag-comment na lang kayo sa baba kung may katanungan pa kayo para maturuan ko kayo, kasi hindi basta-basta itong pag ng Mobile Legend. Subscribe lang, tas comment lang para reply ko kayo agad kung sakali. Ayun lang. Salamat. Sana matutunan nyo itong maganda, kasi makikita kung maayos tayong ano, makikita yung ating pagkagaling sa Mobile Legend. Ayun lang. Salamat.